across the day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cafete Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Rusick. God is good. Yeah. All the time. God is good. God is good. All the time. God is good. Come on, church. All the time. God is good. God is good. All the time. Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time and all the time. God is good. Salamat sa Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Again, good evening po. A blessed day to all of us. Thank you for joining us tonight. Welcome to OPM Online Prayer Meeting, live na live dito sa Jesus Coffee Cafe Page. I'm Pastor Rob and we are Jesus Coffee Church. Ayan, present ba yung mga kapatid natin dyan? Pakitype naman dyan. Amen. God is good all the time. Good evening, good evening. It's so wonderful to have a spiritual family. And again, we are here to study the Word of God. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Ay, hello sa ating mga kapatid joining us tonight. If you're first time, mga kapatid, na-invite ka lang dito, i-type nyo po dyan, new blessing. Ayan, salamat sa Panginoon. Sister Mira Mendoza, Adona Cacao, hello Princess Laksamana, Mayan Galutira, good evening Mami Adig, Leone Rose. Salamat sa Diyos. Sister Grace, yes, Sister Josie Nogoy, hello Ninang Amor. Praise God, hallelujah. And po rin ang Panginoon sa kalakasan, sa magandang ginagawa niya sa ating buhay. Sister Maricel, Cyril, Father Hugh, Chelly Glarion, Celine Rovilios, talaga naman laging present. Kuya Jeffrey, good evening. Lola Mercy, good evening po. And kasama natin tonight si Mami Maribel, Sister Novi, Mami Ben, Tita Nida, Tito Renny. Kasama niyo si Karen, si Ash, saka si Crystal. Thank you, Lord. Hello sa iyo, Wilson Daep Moses. Thank you, Jesus. And salamat sa iyo, Christine, Labib Faith. And hi and hello sa ating mga kapatid. Salamat po kung kayo first time, i-type niyo po dyan, new blessing. Ayan, nakahukay na naman tayo sa ating drawer. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Ayan. Meron pa rin. Okay, ayan o, nandyan lang yan. O. Hindi yan nawawala, no? Salamat sa Diyos. And salamat sa Panginoon kasi alam ko patuloy tayo excited. Masayang-masaya ba ang mga hinirang ng Panginoon? Pinag-usapan natin kahapon. Si Jeremiah, sabi nung kinain niya yung salita ng Diyos, ito'y nagdulot sa kanya ng katuwaan at kagalakan sapagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Kaya sa mga tunay na mananampalataya, tunay na mga na born again, masaya po tayo na ang ating Panginoong Hesukristo ay marinig ang kanyang salita. Salamat sa Diyos. Alright. Salamat sa Panginoon. Wala namang hugong. Alright. Hello po. Salamat sa Panginoon. Ay, sa inyo. Salamat sa Diyos. Karen. Good evening, Kuya RJ. Tita Macy. Montoya Michelle. Sister Mel. Ayan. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. And syempre, samahan niyo po kami ngayong gabi. Manalangin tayo, mingin tayo ng gabay sa ating Panginoon at hayaan natin na siya'y manguna sa ating kalagitnaan. And alisin natin yung mga distraction, mga bagay na pwedeng mag-take ng ating attention. So let's give this time to the Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos. Let us close our eyes and just bow our heads for tonight. Salamat po, Panginoon. We just want to bless and thank you, Father, for the wonderful day that you have given us. Thank you po sa kalakasan, sa kalusugan, sa patuloy na paggabay, patuloy na pag-iingat, kalusugan. Lord, salamat po sa mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. And Lord, we thank you for the powerful word that you will feed us tonight, Panginoon. And salamat dahil ito'y magiging kalakasan, gabay, pagpapala sa lahat ng mga kakain at tatanggap ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Alam ko na ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala sa iyong mga anak, sa mga sumusunod sa iyo. Kaya Panginoon, thank you Lord for these people always on time, honoring you with their time, committing themselves, devoting themselves to the teachings of God's word and into fellowship. Help us, Lord, receive a special blessing sa aming mga live viewers. Ganun din, Panginoon, sa mga nag-i-invite, those who are sharing this live video, Panginoon. Bless them, Father. And Lord, marami ka pang aabuting mga tao, marami ka pang mga
gustong maligtas, and gamitin mo po kami to be digital evangelists na sa kahit ganitong pandemya, may crisis, may virus na kumakalat, higit na mas kumalat ang magandang balita ng aming Panginoong Jesucristo. Through us, by the power of the Holy Spirit, bigyan mo kami ng tapang. Paalala mo sa amin yung mga pangalan na dapat naming share ng word mo, Panginoon. And as we pray right now, Father, we are opening our hearts to you. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding para, Lord, maging maunawaan po namin, madali namin matanggap ang iyong salita na ito'y tumanim sa aming mga puso, tumubo, lumago, at magkaroon po ng maraming bunga. And God, we thank and bless you. Alam ko po, Panginoon, na ngayong gabi ikaw rin patuloy na magbabago ng aming mga buhay. If there are things in our life na nagiging dahilan para hindi kami maging healthy disciple, Panginoon, alisin mo to sa buhay namin. Lord, tulungan mo po kami na maging malinis sa iyong harapan, maging malakas ang aming buhay spiritual. And kung meron pa kayong mga hindi nagagawa habits spiritually to be a healthy disciple, give us the desire and the power to do what pleases your name, Father. And Lord, right now we pray, God, in Jesus' name, by the stripes of the Lord Jesus Christ, we are declaring healing sa mga taong may karamdaman, sa mga taong may sakit mula ulo hanggang talampakan, sa mga dumaranas ng panghihina, depresyon, kalungkutan, takot, pag-aalala, Panginoong Hesukristo, ikaw po'y magbigay ng kapayapaan. Ikaw'y magbigay ng kagalakan. Magbigay ka, Lord, sa amin ng aliw sa mga nagdadalamhati. Tulungan mo po, Panginoon. Bigyan mo po kami ng milagro ngayong gabi, kagalingan, pagbabago sa aming buhay. Palalayain mo mga masasama na bihag ng masasamang bisyo, masasamang gawain, na bihag ng kasalanan. Lord, tutubusin mo ang mga tao na ito ngayong gabi. And Lord, the first time joining us tonight, salamat po sa kanilang mga buhay. And Lord, they're right now opening their hearts to you. Bless mo po sila. Patuloy ka pong mangusap. At buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat. Lahat po ng ito, Panginoong Diyos, tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Ayan, praise God. Hallelujah. Good evening po sa ating mga kapatid. Thank you for joining us tonight sa OPM Online Prayer Meeting. Ako si Pastor Rob and we're Jesus County Church. Alam ko, pinagpala ang buhay mo. Meron ka internet, may cellphone ka, pinapakain ka ng Panginoon, malakas, palusog, walang sakit. Kaya batiin natin mga kapatid natin. Hello po yung Brother Jonard, Brother Herman, Sis Maya. Happy, happy birthday! Yan! Thank you, Lord. Sana ka nagbe-birthday ngayon, mga kapatid. Happy, happy birthday po sa inyo. Hello po, Sister Elizabeth D. Maranan. Good evening sa'yo, Sister Susan Seguin. Good evening sa'yo. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. And alam ko, sinare nyo na yung live video. Marami na kayong mga message. Marami na tayong mga kapatid na tinatag mga pangalan nila. Samahan nyo po ako. Isang familiar na awitin. It is a song from Hillsong. Ayan. Alam nyo tong awitin na ito eh. This is my desire. Alright, thank you Lord. Awitin natin. It's a worship song. Sama-sama tayong umawit at dalangin ko na ito rin ay maging panalangin natin. Na ibigay natin ang, sa Lord ang buong puso natin. Thank you, Lord. We decide to honor you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name. With all our heart, we will worship you. Come on, sing with us. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have. I give you praise. All that I adore is in you. Come on, everybody sing. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live
my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. His presence is all around us and we can experience Him tonight. Kaya good evening po sa ating mga kapatid joining us. Welcome sa OPM Online Prayer Meeting Live na Live. Alam ko kasama natin kayo na nagbabahagi ng salita ng Diyos in this digital platform. Maging digital evangelist po tayo mga kapatid. I-share natin ang live video na ito. Hello Brother Huge, Espiritu, Melody, Pajo. Good evening sa inyo. Thank you Lord. Sa ating mga kapatid sa Japan, konbawa! Ayan, hello po Sister Kylie Jenner. Salamat Daddy Mulong. Good evening, good evening, good evening. Pinagpalang gabi sa ating mga kapatid joining us tonight. Ayan, alam ko po, handa-handa ng ating mga puso. Meron ako itatanong sa inyo mga kapatid. Kahapon pinag-usapan natin, nagbabasa tayo ng Bible. Nakapagbasa ka naman ng Bible? Kapag nakapagbasa ka ng Bible, pakitype naman dyan, yes, Bible. Ayan. Alam na dito sa church na to, no, talagang pag nakilala mo ako personally, lagi kami nag-check-check. Kaya nag-check-check tayo. Kaya po rin ang Panginoon kasi alam natin na every time na may nag-check sa atin kasi mahal tayo. Ayan, thank you Lord. Po rin ang Panginoon. Good evening po sa ating mga kapatid and para sa ating coffee break. Salamat sa Diyos. Dagdag kalaman, matutuklas na dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, syempre, thank you Lord para sa ating dagdag kalaman dito sa Coffee Break. Dahil nga napuno po ng ang aking newsfeed. Napuno ba ang newsfeed nyo ng mga avatars ngayon? Ang dami mga nagpost ng mga avatars nila eh, di ba? Thank you Lord. Dahil yan ang ating trending ngayon. Alam nyo yung word na avatar na yan mga kapatid. Eh, talaga po ang ibig sabihin yan, alam nyo sa Hinduism yan eh. It's a manifestation of deity na meron silang sinasambang Diyos na ang pangalan ay Vishnu. Na ito raw ay incarnated, no? Pero in a bodily form on earth na
meron silang, alam mo yun, ito yung goddess na kanilang sinasamba. Pero alam nyo, mga kapatid, in Christian, sa atin po mga mananampalataya, yung word na incarnated, totoo ito. Nangyari po ito. And the good news about incarnation is that the Lord, the King of Kings that we serve, does not end to death. Hindi po siya tinapos sa kamatayan, kundi nung ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. So yung word na incarnated, mga kapatid, ay kumbaga nagkatawang tao ang Diyos. In John chapter 1, verse 1 to 2, mababasa niyo yan. Sa simula, ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Sa simula, ay kasama na siya ng Diyos. Sa verse 14, naging tao ang salita. That is incarnation at tumahan. Nakasama natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya alam niyo itong avatars natin, it reminds us of how God was incarnated in man. That is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Amen. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Diyos. And syempre, pinupuri natin ang Panginoon sa ating mga faithful kingdom partners. Alam niyo po, hindi po namin to kaya mag-isa. Yes, we are preaching the word, but there are people who are supporting us. Sinasabi nga natin, hindi lang sila listeners, but they are supporters of the kingdom of God. Kaya alam niyo mga kapatid, sa ating mga faithful kingdom partners, in your continuous generosity and giving, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Tanggapin niyo po ang masaganang pagpapala, hustong takal, siksikliglig at umaapaw sa inyong mga pagbibigay sa gawain ng Panginoon. If you're attending this and alam mo yun, nabe-bless ka and may trabaho ka talagang sa gitna ng pandemya, umaapaw ang kasaganahan sa buhay mo, God is providing all your needs, we encourage you to be part of this Kingdom Partner Ministry. At hayaan mong maranasan mo pa ang mas masaganang buhay, mas matagumpay na buhay dahil ibabalik ng Lord ang lahat ng inyong itinanim. Marami pong paraan para makapagbigay sa ating gawain. So just open our hearts at maging part tayo ng Kingdom Partner Ministry. Thank you Lord! Salamat sa Diyos. And para sa ating mga regulars, first time, second time, dito po sa OPM Online Prayer Meeting, wini-welcome namin kayo, but tinuturuan po namin kayo na matuto kayo na kumain sa inyong mga sariling buhay ng salita ng Panginoon. Kaya in-encourage namin kayo tonight na magdala ng Bible. Kung may Bible ka, may notebook ka, may ballpen ka, aba, thank you Lord, ha? Pakitype dyan, I am ready. Ayan, handa-handa na para sa pagbasa ng salita ng Panginoon Hesus Kristo. Thank you, Jesus. Alright, as we continue in our Healthy Disciples series, babasahin po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7 to 9. Ikalawang Korinto, chapter 8, 7 to 9. Kung hindi mo pa nakikita, punta ka sa table of contents, makikita mo yun, mga kung anong page yun. Thank you, Lord. At habang binubuksan mo, batiin natin, makapatid natin kasama natin. Yes, Sister Elizabeth Di Maranan, siksikliglig at umaapaw. Tita Lorna, good evening. Hello, Aubrey Joyce, Faustina Dantes de la Cruz, Jessica Keys. Ayan, salamat sa Diyos. Kuya RJ, Marian Guevara, ready na tayo. Alright. At habang binubuksan nyo po ang ating mga Bible, mga kapatid, in-invite namin ang inyong mga kabataan, mga kids, mga children sa inyong tahanan this coming Saturday. Alas 10 po yan ang umaga para sa ating Coffee Kids Church. Ayan, sama-sama nilang makilala ang Panginoon at pakilala rin ang mga ibang kids dito sa church na ito. Kaya salamat sa Diyos. I-download nyo po ang inyong Bible, ang inyong Zoom application and mag-join kayo sa ating Kids Church. Ayan, thank you Lord. 2 Corinthians chapter 8, 7 to 9. Ayan, available pa din po ha, yung ating mga bangon t-shirt sa mga hahabol. Ayan, it's a memory na kung paano tayo talagang pinagtagumpay at nakabangon sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alright, thank you Lord. Sabi dito mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 8, 7 to 9, ngunit kung paano kayo'y sumasagana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasabikang tumulong,
at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Hindi sa inuutusan ko kayo, ngunit nais kong subukin ang katapatan ng inyong pag-ibig sa pamamagitan ng kasabikan ng iba na tumulong, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na kahit siya'y mayaman, naging dukha siya alang-alang sa inyo upang kayo sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman. Lahat magsabi ng Amen. Salamat po, Panginoon. Tinuturuan mo kami ngayong gabi, Panginoon, sa pagbibigay. And Lord, I pray that you will open our hearts right now. Give us understanding of your word. Dalangin ko, Lord, na right now, na kung ano yung maririnig namin, magiging buhay namin. Patuloy ka po magturo, mangaral at mangusap. Kaming mga lingkod, makikinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Salamat po sa pagsabay niyo sa amin sa pagbasa ng salita ng Diyos. And we're studying healthy disciples. Kung paano po tayong nag-iingat sa ating mga physical at mental na kalusugan, importante po ang ating spiritual. Sapagkat ito ang bibigay buhay sa atin. Pinag-usapan natin kung gano'n po ka-importante yung fellowship o yung pagtitipon, yung pagdalo natin sa mga gawain ganito, especially online. Isang click na lang. Kailangan mo na lang iset yung time. Ganun din po yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kahapon, napakaganda na ating pinag-usapan. Balikan nyo po yan sa ating YouTube account. Mapapanood nyo din yung ating Bangon Ka-concert doon. And dito sa Facebook natin, huwag nyo pong kalimutan i-follow and i-like. Mag-subscribe din kayo sa YouTube channel natin. And ang question ko uli, pwede ba pakitype dyan yung mga nakapagbasa ng Bible ngayong araw? 12 minutes lang, kapatid. Simulan mo ngayon at mababasa mo ang buong Biblia. 12 minutes every day, 1 year, tapos mo yan, kapatid. Kung nabasa mo at binasa mo yung Bible mo ngayong araw na ito, pakitype naman, yes, Bible. Ayan, thank you, Lord. O, dami mga nag-yes Bible. O, talaga namang ginagawa nila yung mga napapakinggan nila. Hindi lang hearers of the word, but doers of God's word. Ngayon, mga kapatid, gusto ko po itanong sa inyo, pwede ba paki-comment dyan? Okay. Meron ba kayong mga experience sa buffet? O, yung, dahil dati, di ba, meron tayong mga eat all you can. Ngayon, wala. Medyo limited. So, pag umatin ka ng birthday tapos buffet, o ikaw ay in-invite sa eat all you can, di ba, ano ba yung mga strategy na ginagawa mo? Alright. So, talagang, di ba, pinaghahandaan mo yan eh. Bago ka umatin ng kainan, di ba? Talagang bago kayo kumain dun sa eat all you can, yung iba sa atin, nag-exercise muna sa umaga, tubig lang, okay? Sige na, tanghalian yung ano namin, kailangan walang laman yung tiyango, kailangan sayang, sulit sana yung aming binayad. Alam mo yun, di ba? Kung talagang pinaghahandaan natin yung buffet. And then, eto na, talaga naman, nanggigigil ka, teka, bukas na ba? Haba na bang pila? Pinag-iisipan mo kung ano yung mga paplanuhin, pinagpaplanuhin mo yung ano yung mga unahin mo kainin, di ba? And then pagdating dun, para bang sa isipan mo, may countdown mo, yung pagpasok mo ng pinto, ready, get set, go! Talagang kuha na ng plato. Alam mo yung Pilipino, di ba talagang, alam mo napansin ko pag may kasama kami mga ibang lahi, no? Nakakatuwa lang sila kumain sa Eat All You Can. Kasi sila, pag kumakain sila sa Eat All You Can, kung ano lang yung parang nakikita nilang masarap, yun lang yung kinakain nila. Di ba yung example, first time nila yung mga pansit natin. So, kukuha sila, pansit lang laman o plato. Tapos, uubusin niya yon, tapos, kukuha uli siya. Tapos, dessert naman. Mapapansin mo eh, pag Pilipino yung kasama mo eh. Alam mo, sa plato nila, pag eat all you can, di ba? Talagang sama-sama din yung yang chow rice, yung ulam, yung pansit, o kung ano-ano man, dessert. Sabog na yung plato eh, sama-sama na yung lasa ng plato eh. Ganun yung Pinoy eh. Hindi ko alam sa inyo, pero talagang ganun tayo pag may handain. Hanggang may kasya pa yan, sige. Lalo na pag may nagsiserve, di ba? O, ipatong mo. Punong-puno na yung plato, di ba? Parang, oh, teka lang, pwede naman pong bumalik, di ba? Napakadami yung plato dyan. Kumbaga, kailangan, iwa-iwalay mo din. Pero tayo mga Pinoy, iba tayong kumain, masaya eh. Sama-sama na, hindi mo na alam kung ano ba yung ulam. Naghalo-halo na yung mga ulam mo doon. So, yun yung aking experience, no? And syempre, pag nakain po tayo sa buffet, mga kapatid, yung mga normal nating kinakain, eh, hindi na natin yung kinakain.
kumbaga mabigat sa tiyan yun eh. Gaya ng mga pansit, hindi tayo masyadong kumakain ng kanin, di ba? May mga siopaw, siomay, ayaw na yan, normal na yan eh. Natikman na namin yan. Ang kakainin mo yung mahal. Yung kakainin mo yung hindi mo pa natitikman. Steak, roast beef, lamb, wow, social, di ba? Yung mga oyster, yung mga baked na tahong doon. Ang sarap nun. So, kumbaga, pipiliin mo. Hindi ka kakain ng mga spaghetti, alam mo yung magbibigat. Di ba? Alam mo, tayo, ganun tayo kumain. Kumbaga, ang point ko rito, pag nasa buffet tayo, pinipili natin yung pinakamasarap. Yung mga sipon, mga hipon, yung mga tempura na yan, di ba? Tapos pag sa ice cream, di ba, ganun din tayo. Talagang tinitikman natin lahat, kaunti-kaunti lang. So, when we think of buffet, alam mo kaya ako ito shinare kasi mga kapatid. Kasi pinag-uusapan natin that the Word of God is food to our soul, it's food to our life. Na alam niyo, sa buhay natin, yung salita po ng Diyos, pagkain po yan. Na ating espiritu na nagbibigay ng buhay sa ating isipan, maging sa ating physical na katawan, mga kapatid. Sabihin mo sa kasama mo sa bahay, the Word of God is food for us. Ito po yung pagkain. Pero malaki po ang kaibahan ng pagkain espiritual sa pagkain physical. Hindi po natin pwedeng i-apply ang mindset natin sa physical na kainan para lang i-connect ito sa ating spiritual food na the Word of God. Anong point, mga kapatid? Kapag sa buffet, pinipili mo lang yung gusto mo. Hindi mo lahat kinakain. But when it comes to the Word of God, hindi mo pwedeng piliin lang kung ano lang yung gusto mong sundin. Lahat ng ito dapat nating kainin. Hindi tayo pwedeng mamili, gusto ko yan blessing. Gusto ko yan healing. Ah, gusto ko yan, ano yan eh, promotion ang pinag-uusapan. Gusto ko yan, victory and success ang pinag-uusapan. Pero pagpatungkol sa forgiveness, teka, ayaw ko yan. Alam mo mga kapatid, hindi dapat ganun yung mindset natin when it comes to the Word of God. Kung naiintindihan mo sinasabi ko, pakitype dyan, Amen, yes Lord. Alam mo yan mga kapatid na yung salita ng Diyos, hindi natin pwedeng piliin na eto gusto ko lang itong sundin. Pag dumating na rito na parang tinatamaan tayo, ayaw natin, hindi natin gagawin. Mga kapatid, ganun yung salita ng Diyos. Hindi siya gaya ng buffet na pipiliin mo, dapat ito lahat kakainin natin. Because it can add life to us. All of it. It will give us a healthy lifestyle as a Christian. Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi pwedeng pilian. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, kainin natin. Kung ano ipinibigay sa atin ng salita ng Diyos, gawin po natin. Ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin kasi is patungkol sa pagbibigay. Maraming mga Kristiyano ayaw ng pagbibigay. Maraming mga nakikinig ayaw ng pagbibigay. So kung ikaw yun, baka mamaya amalis ka na kasi ayaw mo pakinggan to. Pero right now, kung ikaw talaga anak ka ng Diyos, mga kapatid, pag-aaralan mo, bakit ba tinuturo ni Jesus ang pagbibigay? Naintindihan nyo? Si Jesus mismo ang nagtuturo nito. In Luke chapter 6 verse 38, sabi ni Jesus, si Jesus ang nagsasabi, magbigay kayo. Sabi mo sa mga kasama mo sa lugar na kung nasaan ka ngayon, magbigay kayo. Si Jesus ang nagsasalita, mga kapatid. Kung paano yung sinasabi sa atin na magpatawad, kung paano yung sinasabi na basahin ng salita, kung paano yung sinasabi na sambahin ng Diyos, kung paano niya sinasabi na tayo manalangin, ang sinasabi ni Jesus, Luke 6:38, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Giving is a command of the Lord Jesus Christ. Inuutos ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi rito, husto ang sukat, siksik, liglig at umaapaw ang ilalagay niya sa iyong kandungan sapagkat ang panukat na ginamit niyo ang siya rin mga panukat na gagamitin sa inyo. So tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay dapat magbigay. Kanina binasa natin sa 2 Corinthians chapter 8, 7-9 na sabi rito, sumasagana kayo, gumagaling kayo, lumalago kayo saan? Sa pananampalataya. Kung ikaw lumalago ka sa faith, pakitype nga, Amen, faith. Ayan, yung kumbaga nagkakaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos, tumatatag ka sa trust mo kay Jesus, pakitype dyan, Amen, faith. Ayan, pangalawa, pananalita.
Yung dati na alam mo yun, hindi ka marunong magsalita patungkol sa salita ng Diyos, pero ngayon nagsishare ka na ng mga encouragement of memory verse na may binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi dito, sa kaalaman, ang dami mo nang natututunan. That's good! Sabi dito, kasabi kang tumulong. Yung puso mo, talaga naman tuwan-tuwa ka, nung umorder ka ng mga bangong t-shirts, tumutulong ka na ngayon sa kapwa mo. At sabi niya, sa inyong pag-ibig sa amin. Alam niyo, may itong mga Corinthians na ito, mahal na mahal nila yung kanilang pastor. Mahal na mahal nila yung Apostol Pablo, na tinutulungan nila si Apostol Pablo. Sinusuportahan nila si Apostol Pablo. Sabi niya, mahal niyo kami. Napakaganda nun. Alam niyo, sabi niya, kung paano kayo sumasagana sa mga bagay na ito, sikapin din ninyo na kayo'y sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Dalangin ko, mga kapatid, na paano tayo lumalago sa faith, sa knowledge of God's Word, sa charity works, sa love for the servants of God, pastors, workers, servant leaders. Dalangin ko, lumago din tayo na makasunod tayo, na magsimula tayo magbigay. Ulitin ko, mga kapatid, hindi ako ang nagsasalita dito. Si Jesus ang nagsasabi. Sabi niya, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Maraming reason mga tao bakit ayaw nila magbigay. Alam mo yon, unang-una, kasi paano ako magbibigay sa church Hindi ko naman alam. So yung reason nila, hindi ko alam yan Paano ba yan magbigay? Alam niyo, tandaan niya, sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because they have not learned. You were not willing to learn. New Life Version NLV, Hosea 4:6. So kailangan alamin pala natin. Kapag meron tayong susundin na salita ng Diyos, kailangan saliksikin mo. Kailangan alamin mo. Hindi reason na hindi tayo nagbibigay kasi, hindi ko alam. Maganda pala, pwede pala magbigay sa church na yan. Pwedeng-pwede po. Meron tayong mga online banks, meron tayong GCash. Alamin mo kung paano ka makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Ito yung reason ng iba, naririnig ko. O siguro naging reason mo na rin to, lalo na sa mga tumataya sa loto, tumataya sa mga raffle-raffle na yan. Siyempre, hindi ikaw. Alam ko, may kakilala ka lang Di ba? Sabi ng iba, tsaka na ako magbibigay, pastor. Kapag malaki na. Kapag malaki na. Alam mo, sabi ng Panginoon sa Luke 16, 10 to 12, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit, mandaraya rin sa malaki. Kaya, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? To point out, to share to you this verse. Gusto mo ba ng kayamanan na ibibigay sa inyo ng Panginoon? Saan nagsisimula? Sa mali. Simulan mo. Huwag mong sabihin na kapag malaki na tsaka na magbibigay, nahihiya ka kasi. Mga kapatid, tandaan mo, kapag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malalaki. Mahirap pagbigay ng malaki kapag hindi ka pa nakapagbigay ng maliit. Kaya nandun yung pagsisimula. Yung iba, ang sinasabi nila, ang hirap, pastor, hindi ko yata kayang magbigay. Marami akong pangangailangan. Alam niyo, mga kapatid, sabi sa Malakias chapter 3, 9, 11, and 12, mas mahirap ito. Sabi rito ng salita ng Panginoon, itong sinasabi niya, this is the truth of God's word. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Hindi ko hayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga upusan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo, mga kapatid, kapag ang reason natin, parang hindi ko yata kaya, mga kapatid. Kapatid, mas mahirap, mas hindi natin kakayanin kung tayo ay mabubuhay sa ilalim ng sumpa. At ayaw ng Diyos na mabuhay tayo sa sumpa. Yung iba naman ang sinasabi, nakalimutan ko na yata parang, alam mo yun, tandaan mo, Deuteronomy 8, 17 to 18. Huwag na huwag niyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyo na si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumamang kayo. Alam mo kung bakit ka may trabaho, nakakapagtrabaho? Paano ka natuto sa trabaho na yan?
binigay ka ni Lord ng talent. Binigyan ka ni Lord ng lakas para makapagtrabaho. Paano ka nakakapagturo online? Paano ka nakakapagtrabaho online? It is God giving you the things that you need. Kaya alam niyo, huwag mo kakalimutan ng Diyos. Huwag nating i-reason out na hindi natin naalala kung paano magbigay sa Panginoon sapagkat kung ano yung meron tayo galing sa Kanya. And right now, I want to encourage you. There are so many blessings that God has prepared for you and for me as we continue to be part of this blessing in our giving. As we continue to obey God in our giving. Ready ka na? Mga blessing kapag nagbibigay? Alam mo ang blessing sa buhay natin. Number one, kapag nagbibigay tayo, ito'y nagiging healthy yung ating buhay kasi nagiging tulad tayo ng Diyos. We reflect who God is. Bilang mga anak ng Panginoon, ang Diyos mapagbigay. John 3:16, for God so loved the world, He gave. Nagbibigay. Kaya kung anak ka ng Diyos, nagbibigay ang mga anak ng Diyos. Sabi mo sa mga kasama mo, ang mga tunay na anak ng Diyos, nagbibigay. Amen! Sabihin mo, di mo sinabi. Ulitin mo, ang mga tunay na anak ng Diyos, nagbibigay. Ayan. We reflect who God is. Pangalawang blessing. Bakit tayo magbibigay? It is a cure for materialism. It is a cure for materialism. We live in a generation that mga tao materyoso na. You listening and watching, materyoso ka ba? Mahilig ka ba sa mga bagay sa mundo na ito? Na para bang hirap na hirap kang i-let go yung mga bagay na meron ka. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, 17 to 19, ang mga mayayaman sa sanlibutang ito'y atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa. Bukas ang palad. Pakisabi lang yan, bukas ang palad. Pakitype mo dyan, bukas ang palad. At handang mamahagi. Woohoo! Ang mga mayayaman sa material na bagay na ito, sinutusan ng Biblia, bukas ang palad. Hindi boksingero. Alam mo yun? Boksingero na laging tikom. Laging bukas ang palad. Yan ang mga anak ng Diyos. Kapag, alam mo yun, may pangangailangan, handang-handang mamahagi. Nagbibigay, mga kapatid. Yan ang mga tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang Ama natin sa langit, mapagbigay. Sa verse 19, sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. If you're listening and watching, you're saying, parang, pastor, materyoso ko eh. Or materyosa. Mahilig ka, huwag mo na i-type na ikaw yon. Alam mo, parang, paano ka mapapalaya dyan? Paano ka mapapalaya sa pagiging materialistic? Na gusto mo lagi na meron kang mga material na bagay, na yun yung mahalaga sa'yo. Na hirap kang magbigay. What is the cure for materialism? It is giving. Dilim. Para bang masyado ka nang nalululun sa pagkukolekta ng mga bag, sapatos, relo, ano mga gamit na parang napakadami mo na parang gusto mo i-acquire lahat ng mga bagay sa mundo na ito. Para bang naging materialistic. Alam mo, ang cure, para makatipid ka din at hindi ka na bumili ng bumili, pamigay mo. Pamigay mo at makakaramdam ka sa puso mo ng katunay na kagalakan. Sabi rito, sabi niya, it is a long-term investment. Hindi lang siya, pag nagbigay ka sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang ibabalik ni Lord dito, inililista ng Diyos lahat sa langit. Sabihin ko ulit sa iyo, inililista yan lahat ng Diyos sa langit. Bawat sentimo, inililista ng Panginoon sa langit kapag nagbibigay ka sa Kanya. At totoo niyan, kailangan ba ng Diyos ng pera natin? Hindi. Siya may-ari ng langit at lupa eh. Lahat ng meron ka, siya may-ari. At pag alis mo rito, wala kang madadala. Anong point ko? Yung pagbibigay is an opportunity for us na makapag-invest tayo sa kaharian sa langit. Kasi mismo si Jesus ang nagsabi, wag na wag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? May kalawang, may magnanakaw, may naninira.
iiwanan natin lahat. Ang sabi niya sa halip, maging po kayo ng kayamanan sa langit. When Jesus said na mag-save tayo ng treasures in heaven, there is a treasure in heaven. May investment. Maganda, meron ka ng mga bagay na yan dito. Pero timbangin mo, saan ka ba mayaman? Dito ka lang ba mayaman, sa lupa? O mayaman ka din sa langit? If you're listening and watching at gusto mo maging mayaman sa langit, kapatid, magbigay ka, simulan mo. Yung yaman mo rito, yung status mo rito, hindi parehas pagdating sa langit, mga kapatid. Tandaan mo, remember this. Yung status natin dito sa buhay, example, mahirap ka. Pagdating mo sa langit, mahirap ka ba? Hindi parehas. Hindi parehas. Kasi ngayon, bilang ikaw, mahirap ka sa pananalapi. Kapag natutunan mong magbigay kahit sa kakaunti, kapatid, nililista ni Lord yun. Hindi nakatingin ang Diyos sa amount. Nakatingin ang Diyos sa puso, sa percentage ng iyong binibigay. Remember that, nung nagbibigay lahat, nakaupo si Jesus, nakatingin siya dun sa offering basket. Tinitingnan niya lahat na nagbibigay. Ang daming binibigay ng iba. Tapos yung widow, yung balo, kusing, tik, yung tunog. Tok! Yun yung tunog ng kanyang pera. Ano sabi ni Jesus? Siya pinakamalaki binigay. Anong point? Siya ang pinakamalaki reward sa langit. Kasi sabi ni Jesus, sila binigay lang nila yung bahagi ng kanilang kayamanan. Pero ang binigay nitong balo na ito, lahat sa kanyang buhay. Alam niyo mga kapatid, when we give to God, nililista yan ng Panginoon. And the thing that is giving us blessing when we give is, it draws us closer, more closer to God. Sabi niya yan, Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan yung puso natin, naroon din yung, kung nasaan yung kayamanan natin, naroon din yung ating mga puso. Kaya nasaan ang ating kayamanan? Nasaan ka mas gumagastos? Kapag ang, alam mo yun, sinasabi mo, mahal ko ang Diyos, talagang number one siya sa puso ko. Pero alam mo, hindi ka naman talaga nagbibigay sa Panginoon. Teka, sabi ni Jesus, yung issue ng heart natin, hindi dahil sa sinasabi natin. Yung totoong laman ng heart natin, nasa binibigay natin. Nasa kayamanan natin. Pag ang kayamanan natin, mas ginagamit natin dito sa mga bagay sa mundo na ito, sa personal nating mga kagustuhan, kapatid, teka, mahal mo ba talaga si Lord? Kaya alam mo, galing ng salita lang, Lord. Hindi natin ito malaloko. Hindi natin matitwist. Kitang-kita, kung nasaan ang ating kayamanan, nandun din yung ating mga puso. Kapag sumusunod ka sa Panginoon sa pagbibigay, kapatid, lalo kang napapalapit sa Lord. And also, alam niyo, napapalapit tayo sa Lord na pinapakita natin yung tunay nating pag-ibig sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? I ask you one more time, mahal mo ba si Lord? We say amen. Ito pa, mahal mo ba kung may asawa ka? Mahal mo ba yung asawa mo? Amen. Mahal mo ba yung mga anak mo? Okay, sige. Meron ka ba binibigay sa kanila? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na nagmamahal ka pero wala kang binibigay. Kasi ang lahat na nagmamahal, nagbibigay yan, kapatid. Example lang, pag birthday, di ba? Pag mahal mo yung tao, ginagastosan mo talaga. Kapag meron siyang talagang na-achieve na success, victory, talagang nireregaluhan mo yung mga anak mo. Nire-rewardan mo. Kasi mahal mo. It shows your love for God. Give. We can spell love. G-I-V-E. Give. Mahal ba natin ang Diyos? Huwag lang daw tayo magmahal sa salita. Pakita natin sa gawa. Magbigay tayo. For us to be healthy Christians. Matthew 6:24. Walang alipi na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang pera, ang kayamanan. Hindi natin pwedeng pagsabayin na paglilingkuran natin ang Diyos at ang kayamanan. Hindi pwede. And nakakatuwa yung verse. Kasi pinapakita dito na ang kalaban ng Diyos sa puso ng tao. This is Satanas eh. Hindi ang demonyo. Sino kalaban ng Diyos sa puso ng tao? Paki-comment nga. Alam mo kung ano? Kayamanan. Kayamanan. Ginagamit yan ni Satanas para mas ibigin natin yan. At talikuran ang Diyos. Alam mo kapag nagbibigay tayo, ano pa blessing ito? It will make us
more happy. Magiging mas masaya ka. Nasa Bible yan, Acts 20:35. There is more happiness in giving than receiving. It is more blessed to give than to receive. Mas masaya kapag nagbibigay, maranasan mo sana yan. Ang aking dalangin sa iyong pagbibigay, mag-decision ka, pastor, magbibigay ako, mag-GCash ako, mag-send ako sa Cebuana, mag-send ako sa bank account, you will feel that happiness, that joy in your heart. At sabi doon, it is more blessed. Bakit? Kasi kapag bukas ang kamay mo sa pagbibigay, aba, thank you Lord, babagsak ang pagpapala, bukas din sa pagtanggap. Pero kapag sarado ang kamay sa pagbibigay, dumating ang pagpapala, naku, hindi mo makukuha. Kasi sarado, kailangan buksan mo ang iyong kamay, magbigay, at makakatanggap ka galing sa Panginoon. Alam niyo ba, nagbibigay tayo. It tells our life that God is first place. First place. In the TLB, Living Bible translation, sa Deuteronomy 14:23, sabi rito, bring this tithe to eat before the Lord your God at the place He shall choose as His sanctuary. Yung 10% daw, bigay daw natin. Sa lahat ng income natin, when we earn money, 10,000, yung 10% daw, 1,000, bigay natin sa gawain ng Panginoon, sa iglesia niya. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and firstborn of your flocks and herds. Listen to this. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Put God first in your lives. Una ba si Lord sa buhay natin? Paano masasabi yan? Kapag sumweldo ka, malalaman natin totoo yan. Kapag may natanggap kang ayuda, malalaman natin kung si Lord ba talaga ang una, o baka si Mira ang una, o baka si Judith ang una. Sinong Mira, Pastor? Miralco. Sino Judith? Judith. O, Judith ng tubig, Judith ng, alam mo yan, wifi. Alam mo, sino ba talaga una sa buhay natin? Pwede ba mag-amen ka man dyan para naman hindi naman nahahalata? Hindi naman ikaw lang to. Marami dito tinatamaan, kapatid. And itong mga salita ng Diyos para magbago tayo. Itong salita ng Diyos para pagpalain tayo. And you know what? Kahit may mga pagkukulang sa buhay natin, when we give, it expresses our trust in the Lord. It expresses our trust in the Lord. Nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? Eh, kulang na nga, Lord, eh, magbibigay pa ako. Eh, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala na kaya niyang i-provide ang mga pangangailangan mo kahit kulang. Amen! Proverbs 3:5-9. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibig sabihin ito sa finances natin, huwag kang mag-compute. When it comes to the area of giving, pag magbibigay tayo, nagko-compute agad tayo, naku, ilang kaya matitira sa akin? Magbibigay pa ba ako? Konti na lang to, Lord. You are trusting on your own understanding. Wag, kapatid. When you trust the Lord, you trust His ways. You trust His wisdom. You trust His plan for your life. Na hindi kanya pababayaan kasi sumunod ka sa pagbibigay sa kanya. Amen! Kaya challenge you right now. May mga pagkukulang ba sa buhay mo? May kakapusan ka bang nararanasan? Ilang taon mo na yung nararanasan? Magbigay ka ngayon kahit may kakapusan. At mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Mamanghain ka niya. God will put you into new levels in your finances if you just learn to obey in the area of giving. Right now, God is speaking to you. Gusto mo ba maging matagumpay financially? Give. Sabi dun sa verse 10, honor the Lord by giving Him the first part of your income. Kumita ka, may blessing kang dumating, honor mo si Lord. Paano? Magbigay ka. Sabi sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Mula sa iyong pinakamainam na ani. Kapag umani ka na, aba, huwag natin kalimutan si Lord. Kapag na-promote ka, huwag mong kalimutan si Lord. Kapag may extra blessing na dumating, huwag mong kalimutan si Lord. Kapag may bonus, kapag mayroong talagang big time transaction, kapag may small time transaction, kapatid, sabi doon, pinakamainam, huwag tira-tira kay God. He deserves the best. He's God. He deserves the best in our life. Kaya pag nabibigay tayo, dapat
bigay natin yung the best. And look at here, look at here, listen to this. Sa gayon, verse 10, Proverbs 3, basahin mo yan. Kamalig mo laging nag-aapaw. Gusto mo ba nag-aapaw lagi? Sisidla ng inumin, hindi ka matutuyuan. Gusto mo ba maranasan na nag-uumapaw at hindi ka matutuyuan? Just give. I want to close with this. Sa Israel, mga kapatid, meron pong dalawang dagat. The Dead Sea and the Sea of Galilee. Yung Dead Sea, mga kapatid, kaya siya Dead Sea kasi walang pong mga plants, walang isda, walang visible life in the sea. Alam niyo kung bakit? Kasi sobrang tindi ng alat. 8.6 times yung tindi ng alat dun sa Dead Sea. Mas maalat siya dun sa normal na dagat. Kaya alam nyo, ngayong oras na ito, unti-unti po natutuyo itong Dead Sea. Ulitin ko, unti-unti natutuyo na yung Dead Sea. Walang buhay yan eh. Kaya nga dead. Sa kabilang banda, the Sea of Galilee is full of life. Punong-puno ng mga puno, mga halaman, vegetation, iba't ibang klase, mga halaman na tumutubo, puno-puno ng buhay at magugulat ka. Dito sa Sea of Galilee, mga kapatid, there are 120 plus different kinds of fish na nabubuhay. What is interesting, sa Dead Sea na walang nabubuhay, patay. Sa Sea of Galilee na puno-puno ng buhay, kabaligtaran. Interesting, it is only one river na nagsusupply ng tubig sa kanya. Alam niyo anong river na yun? Jordan River. Bakit patay ang Dead Sea? Ganito kasi ang ginagawa ng Dead Sea. Ang ginagawa niya, kapag tumanggap siya ng tubig sa Jordan River, tinatanggap lang siya. Puro lang siya tanggap. Tanggap, tanggap, tanggap. Hindi siya nagbabalik. Kaya hindi napapalitan yung lumang tubig ng bagong tubig. Kaya lalo lang siya kumaalat. But in the Sea of Galilee, every time na tumatanggap ng tubig itong Sea of Galilee, binabalik niya uli sa Jordan River. Every time natatanggap, binabalik. Every time matatanggap, binabalik. Nagbibigay. Alam niyo, kaya hindi natutuyo, punong-puno ng buhay itong Sea of Galilee. Sa buhay natin ngayon, mga kapatid, ano yung nararanasan natin? Natutuyo ba tayo? O tayo ay gusto nating maranasan? Na tayo naman, Lord, gusto ko naman po na puno-puno ng buhay, nag-uumapaw at hindi matutuyuan. Magbigay tayo. Magbigay tayo. Right now, God is calling you. God is calling. God wants you to experience an abundant life. Learn from the wisest and richest king on earth. Kung meron tayong tatanungin tungkol sa kayamanan sa tao na buhay dito, hari, si Solomon nun. Ano sabi niya? Kawikaan 11, 24 to 26. Ang mga taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit ang taong sakim, ahantong sa kahirapan. Verse 25, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong, tiyak natutulungan. Samahan mo kami, manalangin tayo. Let's close our eyes and bow our heads. Father, we bless you, Lord. Salamat po dahil sa iyong mga salita, tinuturuan mo kami. Kinokorek mo buhay namin. Sa dami ng mga pagpapala na tinanggap namin, marami kami yung pagkukulang sa iyo. Hindi kami talaga tunay na nagtiwala sapagkat dahil may pagkukulang, hindi na kami nakapagbigay. Dahil may krisis, may pandemya, yung binibigay sa amin, Lord, hindi na namin inuuna ikaw. And Lord, right now, I want to change everything in our life. Gusto po namin magbago. Gusto po namin maranasan ang buhay na ganap at kasiyasaya. Gusto po namin ma-experience ang abundant life na promise mo, Lord, through giving. Hingi po kami ng tawad, Panginoon. Sa aming hindi pagtitiwala, sa aming hindi pagbibigay. Sa aming hindi pagiging tapat. Patawarin mo po kami, Panginoon. And sa paghingi namin ng tawad, pagsisisi, dalayan ko magbago aming gawa. Dalayan ko makita mga pagbabago sa buhay namin. And we will honor you in our finances. If you're that person today and you're saying, Pastor, gusto ko ma-experience yung abundant life. Financially, speaking it financially, gusto ko ma-bless. Start to give. Pero bago ka magbigay, kapatid, humingi muna tayo ng tawad sa Diyos. Galing sa puso natin. If you're that person, sasabing, Pastor, ako maaang pagkukulang. Ako hindi nagbibigay sa Lord.
pero gusto kong maranasan. Humingi tayo ng tawad. Galing sa puso. Bigkasin ang ating bibig. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesus, patawad po. Come on, pray this prayer. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Isa po akong makasalanan. Marami akong pagkukulang. Hindi ako nakakapagbigay. Hindi ako nakakasunod sa area ng pagbibigay. Dahil sa takot, sa pangangamba, sa hindi pagtitiwala. Panginoon, patawarin mo po ako. Tulungan mo po akong magtiwala sa iyo. Maging sa area ng pananalapi. Ngayon, binubuksan ko po ang puso. Kinatanggap kita sa buhay ko. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang maghari sa akin. Maging hari ka, maging ng aking bulsa. Maging ng aking salapi. Maging ng aking sweldo. Maghari ka sa buhay ko, Panginoon. Tulungan mo po akong makasunod sa iyo sa pagbibigay. Tulungan mo po ako na maranasan ko ang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, Lord, sa pagpapatawad mo sa akin. Hindi ko ito kayang bayaran. Salamat po sa walang hanggang buhay. Tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Mga kapatid, ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto niya tayo magtagumpay sa buhay. Gusto niya tayo maging blessing sa maraming tao. At dito po yung nagsisimula sa pagbibigay. If there are people right now na alam mo, bless ang buhay mo at pinagpapala ka ng Diyos dahil sa pagbibigay, pwede ba pakitype mo lang dyan, amen to giving. Amen to giving. Kung ikaw sumusunod ka sa pagbibigay at na-experience mo ang pagbibigay, ang pagpapala sa pagbibigay, pakitype dyan, amen to giving. Para encourage mo yung mga tao, simulan nyo, magbigay kayo sa gawain at pagpapalaan kayo ng Panginoon. And if you pray that prayer with us, mga kapatid, salamat sa Diyos. Kasi lahat ng mga pagkukulang nyo, lahat ng mga pagkukulang natin, nilinis na tayo ng Panginoon. Pinatawad na tayo kahapon, mga nakaraan, nilimot na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Hindi na alalahanin pa, kapatid. Kaya alam nyo, ito kailangan natin gawin. Kalimutan na natin yung nakaraan. Ngayon, alam mo na. Let us say amen to giving. Magsimula tayo. Ano yung amount na nilalagay ni Lord sa heart mo? Pastor, I will give this to the church. Lord, I will commit this to the church. Ito, sweldo ko, 10%, bibigay ko. Ito yung bibigay ko sa gawain ng Panginoon and gusto ko na mapagpaala ko ng Panginoon. It's a challenge for you. And God can bless you even in the midst of pandemic, even in the midst of crisis. Mga kapatid natin, nagbibigay sa gitna ng crisis, mga kapatid, nakabili ng bagong bahay. Andito na, meron silang bagong bahay, lilipat. Alam mo yun, why? It is God blessing them. Sa gitna ng pandemya, nagulat siya, uy, anong meron sa inyo? Parang walang pandemya. It's God blessing them. And God wants to let you experience that too. Bigyan natin sa Panginoon. Bigyan natin sa Panginoon. And syempre, congratulations kasi pinatawad ka na bagong buhay. Make a decision today, mga kapatid. Make a decision. Pastor, magbibigay na ako. Iiwanan ko din lahat to. Bibigay ko na investment ko sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen! 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 Thank you, Lord! And bago po tayo matapos, 5 minutes na, extend lang tayo. Let's pray! Gusto mo ba ng blessing ng Diyos? Samahan mo kami manalangin. Kailangan mo ng trabaho? Kailangan mo ng negosyo? Let's pray! Let's close our eyes and bow our heads one more time. Panginoon, salamat po. Hindi namin kakalimutan na lahat ng meron kami galing sa iyo. Hello, right now, we pray for these people joining us in prayer. In Jesus' name, Father, bless us to be a blessing. We're speaking financial blessing, Lord. Bless us so much na ipoprovide lahat ng pangangailangan namin at hindi lang para sa amin, kundi para meron kami maibigay para sa iyong gawain. And Lord, right now, we're committing ourselves, our life to you. Help us to be a blessing. Tulungan mo po kami ma-experience ang buhay na ganap at kasiyasiya. Maging ang magandang kalusugan, kapayapaan, protection sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. And Lord, we pray continually, araw-araw sa aming mga buhay, sa aming mga anak, sa mga nagtatrabaho, nagnenegosyo, lumalabas,
Patuloy mo kaming ingatan, protektahan ng banal na lugo ni Jesu Cristo, Lord. Walang virus, sakit, disease ang makapasok sa aming buhay, sa bahay, sa katawan. Lagi kami malakas, may protection, may kalusugan galing sa iyo. Protect us, Lord. Ito po'y napakalaking pagpapala, kalusugan, kalakasan galing sa iyo. And Lord, right now, inutusan namin itong COVID-19, matunaw, mawasak, matapos na sa pangalan ni Jesus. Jesus' name, in Jesus' name. Ikaw patuloy na magsusupply, O Diyos, ng lahat ng pangangailangan namin. Tulungan mo kami magtiwala sa pagbibigay sa iyo. Supply mo, Lord, yung mga nawalan ng trabaho, mga nagtatrabaho, negosyo namin, Lord. Ikaw magparami, ikaw magpaangat. Yung mga pending namin transaction sa mga binibenta namin produkto, Panginoon, ikaw po magsisay ng yes and done deal. Manghain mo kami for big time transaction, big time clients, God. At syempre, hindi ka namin kalilimutan, O Diyos. We receive the blessing. We receive answer to our prayers. And God, we pray right now, there are people who are sick. There are people who are experiencing depression. There's so much fear in their hearts and minds. Lord, sa lahat na nag-aalala, nalulungkot, nangangamba, natatakot, Panginoon, inaalis namin ang masasamang espiritu na ito at pinagkakalooban mo sila ng kapayapaan. Kapayapaan na mag-iingat sa kanilang isip at puso na hindi mo sila iiwanan, pababayaan kailanman. Ganon din, Lord, ang mga physical na sickness, tumor, cancer, virus, lahat ng tumubo sa iyong katawan, mga sumpa na sa iyong mga ninuno ay minana, pinuputol na namin sa dugo ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus, pinagagaling ka ng Lord. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol na ang sumpa. Sa pangalan ni Jesus, pinapalaya ka na sa sumpa. Hindi na yan magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Pinapagaling ka na ng Panginoon. Receive your healing by the stripes of Jesus. You are healed. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. We declare your word, all is well with us. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat po sa puso na magbibigay. Salamat po sa mga kingdom partners. Salamat sa blessing na hinanda mo sa amin sa pagsunod namin sa iyo. Maraming maraming salamat. We declare your word, no weapon formed against us will ever prosper. No sickness, no disease, no work of the enemy will ever prosper. Salamat po sa healing. Salamat sa joy, sa peace. Salamat po sa comfort. Salamat sa pananampalatayang ilalagay mo sa aming puso na sumunod sa iyong salita. Salamat po, we are healthy disciples, healthy Christians, spirit, soul, and body. Salamat sa kaligtasan ng aming pamilya, buong sambahayan. Lahat ng ito, Panginoon, tinatanggap namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay sumigaw. Amen! 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 Thank you, God! Thank you, Lord! Woohoo! Kapatid, salamat sa iyong pagsama. Kung sumabay ka sa panalangin, maniwala ka, naririnig tayo ng Diyos. Patuloy ka lang maghintay, patuloy ka lang manalangin. Sasagot siya. Thank you sa ating mga first time, new blessing. Happy, happy birthday again, Sister Mea. Happy birthday sa mga nagse-celebrate, sa mga second time, sa mga regulars. Salamat sa mga servant leaders, sa mga ministry ng church. Salamat sa mga kingdom partners. Salamat sa mga nag-share ng live video na ito. Sino ba? Si Patricia, yes, Sister Patricia! Happy, happy birthday sa iyo, sis! Thank you, Lord, part ng media ministry natin yan, ha? Salamat sa Diyos sa inyong buhay, kapatid. Sabay-sabay tayo, let's declare this together. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it, and I receive it. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Sigaw mo, power is in you. Messiah, that's Jesus Christ, the King of Kings, and the Lord of all Lords. Have a great night again. Salamat. Thank you, Lord, for watching us. Lord, join us tonight. OPM online prayer meeting, live na live dito sa Jesus Confi, Cavite page. I'm Pastor Rob. Have a great night. See you again. I know you are blessed.